At sabi ni Hezekiah, mabuti naman kung ganun. Hindi sa panahon ko pala mangyayari. Okay. So, yan na po yung background, ano? From what we read, we cannot exactly see that Hezekiah was really proud. Pero, pag binasa natin yung 2 Chronicles 32:31, doon natin makikita yung kanyang pride. Kaya pumunta po tayo sa 2 Chronicles 32:31. Yan. Ito yung umpisa. No? Pinabayaan siya ng Panginoon kung ano yung kanyang reaction. Ito yung umpisa. So, sabi nito, howbeit, in the business of the ambassadors of the princes of Babylon who sent unto him to inquire of the wonder that was done in the land, God left him to try him that he might know all that was in his heart. So, pinabayaan siya ng Panginoon para masubukan siya, para malaman niya ang laman ng kanyang puso. Sapagkat napakarami niyang answered prayers, and therefore, ito yung pagsubok. So, anong sinasabi sa atin ng mensahe na ito? This proves to us that no matter how many blessings, no matter how many favors we get from God in the past, we have no chance against temptation if God leaves us alone. Pilitin natin, ano? Kahit na gaano ka karami na yung blessing na binigay sa'yo ng Panginoon, kahit gaano karaming answered prayers, kahit gaano karaming ginawa mo na talagang pasado sa harap ng Diyos, tama sa harap ng Diyos, faithful ka sa harap ng Panginoon, kung papabayaan ka ng Panginoon sa sarili mong puso, babagsak ka rin. Ganyan karupok ang puso ng tao. Ganyan ka baluktot ang puso ng tao. Kailangan lagi natin ng alalay at ng direksyon ng Panginoong Diyos. Kung tayo ipapabayaan at hindi hadlangan ng Panginoon, yung mga tukso na lalapit sa atin, laglag tayo. Hindi natin kaya. We must always be dependent upon the Lord. Tingnan nyo, God left him to try him so that he will know what is in his heart. See? And we know what is in our heart. Our heart is wicked above all things. Don't follow your heart. Yan ang sinasabi sa atin ng television. Yan ang sinasabi sa atin ng mga ng radyo, ng lab, ano, FM lab radio. Follow your heart. Yan ang sinasabi sa iyo ng mga books, counseling books, tungkol sa love, courtship, and marriage. Yung mga, ewan ko, yung mga binata, baka nagbabasa kayo niyan para hindi nyo alam paano manligaw. Baka yan ang, tapos sasabihin, follow your heart. Pero ang sabi ng Bible, don't follow your heart because it is wicked. Because if you will try what is in your heart, and God will leave you to the desires of your heart, you will fail. And you will be in a trap. Another thing that we can learn from this verse is that the believer's heart is spiritually stronger in case of adversity. Mas matibay po tayo kung ikaw ay mananampalataya, mas matibay ka, mas loyal ka sa Panginoon sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng sakit, sa gitna ng kalaban. Pag andyan na yung matinding hirap sa buhay, kung ikaw ay mananampalataya, mas lalapit ka sa Panginoon. Sabi mo, Panginoon, tulungan mo ako. Hiyaw ka ng hiyaw, araw-araw. Pag may sakit, pag may problema sa buhay,
lapit ka ng lapit sa Diyos. Samantalang pagka ikaw ay mayroong tagumpay, medyo mas nakakalimutan mo ang Panginoon. Lalo na kung hindi ka wawarningan ng mga propeta ng Diyos, ng aklat na ito. Hindi ka pumupunta sa church. Makakalimutan mo. Pag ikaw ay successful na, pag marami ka ng blessings, pag marami ka ng answered prayers, pag masaya ang buhay, mas madaling makalimot sa Panginoon. Sasabihin mo lang, thank you Lord ha, ang saya-saya ko ngayon. Tapos you go on your way. Pero kapag ka may sakit, aba, lagi kang nakaluhod. Lagi kang, Lord, ang sakit. Ayoko nito. Lord, tulungan mo ako, operahan ako. Lord, please, help me every hour. Hingi ka ng hingi ng help sa Panginoon. Pero pag successful ka at maraming blessings at andyan ng pera, mas kukonti ang pagtawag mo sa Diyos. That is human nature. Lahat tayo ganyan. Kaya po, ito yung that is what we find in 2 Chronicles 32:31. Therefore, punta po tayo sa 39:2. Sabi nito, Hezekiah was glad of them, the Babylonian ambassadors. He was glad and showed them the house of his precious things. So, yung palang glad, doon sa verse na yon, ang ibig sabihin pala nun, ay makikita natin sa 2 Chronicles 32:25. Ano ibig sabihin nung natuwa si Hezekiah noong siya'y binisita ng mga taga Babylon? But Hezekiah rendered not again according to the benefit done unto him, for his heart was lifted up. Yung pala yung ibig sabihin ng glad. Now, pag glad, hindi naman masamang matuwa. Hindi naman masama na maging masaya. Minsan-minsan, mag-outing tayo, o di masaya. Natawanan tayo, mag-joke tayo. Hindi naman masama yon. Pero merong uri ng gladness na masama. And that is a kind of gladness when your heart is lifted up. And when your heart is lifted up so that you think you are self-sufficient and you are worthy of all the praise of men. Pagka kinukuha mo na yung papuri ng tao, kaya ikaw ay masaya. Pagkaya na yung puso mo, takbo ng puso mo, eh gusto mo na yung pinapapurihan ka. Inaagaw mo na yung para sa Panginoon. Hindi mo binabalik yung para sa Panginoon na papuri niya. That is the kind of gladness which is wrong. Amen. And pag iyan ay kinombinasyon mo yung gladness na yan sa action, which is ipapakita mo yung properties mo, pagmamalaki mo, yung na-accomplish mo, natutuwa ka, pagkatapos ipinagyayabang mo yung naandika mo, yung katuwaan na yon, yun ang tinatawag ng Bible na your heart is lifted up. At yan po ang dapat nating ingatan, yung downfall ni Hezekiah na yan. Kasi ano naging consequence nun? Lahat yun nawala. Kinuha lahat. Although hindi yung habang buhay siya, sapagkat siya ay nagrepent. Pero nawala lahat yun. See? What can we learn? This is actually the sin of pride. And the Bible has many different words for the word pride. Sometimes the Bible uses the word haughty. Sometimes the Bible uses the word vain or lofty.
tinataas, no, loft, yung loft mas mataas kaysa sa iba. Boastful or exalting yourself, tinataas mo yung sarili mo. Or high-minded, tinataas mo, iniisip mo yung sarili mo mas magaling ka kaysa sa iba. So that is, those are the words na ginagamit ng Bible. At yun ang nangyari kay Hezekiah. His heart was lifted up. Be careful, therefore, with showing others all your properties. When you're glad, parang lasing ka sa iyong success. Nagayahin mo si Hezekiah, no? Pag may bumisita rin sa bahay mo, lahat ng sulok ng bahay mo, papakita mo. No? Tingnan mo, yan, ginawa namin. Ang galing. Tingnan mo, diba? O yan, o. Papakita mo yung mga alahas mo. Papakita mo yung vault mo na kung saan nandun yung pera mo. Papakita mo yung mga certificates mo. Yung mga medalya mo rito, yung mga trophy mo dyan. Yung mga accomplishment mo sa buhay, papakita mo lahat, yung mga congratulations, yung parang gusto mong malunod sa lahat ng ginawa-gawa ng tao para sa iyo. Mga achievement mo. Yan ang nangyari kay Hezekiah. Totoo naman lahat 'yun. Hindi 'yun fake medal. Talagang marami siyang nagawa para sa kanyang kaharian, para sa kanyang sarili, at para sa Panginoon. Marami. Kaya lang, ayaw ng Panginoon yung mayabang. No? Kasi gusto ng Panginoon, ipagyayabang mo siya. Siya yung pagyabang mo. Hindi yung sarili mo. Kasi bakit mo nakuha yan? Dahil sa Kanya. So pagka ginagawa mong sentro ay yung sarili mo, kahit sabihin mo pang, eto binigay ng Panginoon. Kunyari ka pa. O, pasalamat ako sa Panginoon. Kasi eto, tingnan mo, galing ko. Ay, hindi, ang galing ng Panginoon pala. Nadudulas ka pa niyan. Sige, talaga naman, ang puso mo talaga tumataas eh. Kaya, binubuhat mo talaga yung sarili mong bangko, kaya lang, nagtatago ka sa salitang Panginoon. Yun yan eh. Huh? So, be careful with showing your house, your gold, your property, your medals, your certificate. Be careful. Ito pa. Even be careful with showing others and taking extra time with telling others about your beautiful face. Sino ba nagpaganda sa'yo? Sino nagpapogi sa'yo? Panginoon din, hindi naman ikaw magandang lalaki o magandang babae dahil sa effort mo lang eh. No? Kasi kung pangit ka, kahit anong gawin mo, pangit ka pa rin. Di ba? Tama ba? Hindi mo mapapaganda o mapapagwapo ang sarili mo kung pinanganak ka na talagang ganyan. At anong gawin mo? Pero kung, okay, mas pogi ka kaysa sa amin, mas maganda ka kaysa sa amin, ay, masama ang pinagmamalaki rin yun. Yung maganda rin yung katawan mo. So, papakita mo sa amin. No? Yung iba sa atin, yung mga bagong friends ko, ang pinapakita talaga kung gaano sila ka ano eh. Nag-aalis pa talaga ng t-shirt eh. No? Tapos nagmagano po. O, tingnan mo. So, I think it is also something which we some misa mat pag natutuwa ka eh, pag tumingin ka sa salamin. Galing, ang ganda ko ng lalaki ah. Maipagmalaki nga. Yan. Sayang naman yung effort ko na
Nagpaganda na ako talaga eh. Talaga. Hanga na ako sa sarili ko ah. Kaya, pakita ko kaya sa kanila. Ayun. So, ano na. That is the sin of Hezekiah. Pinapakita niya sa iba yung kanyang mga bagay. Hindi po yan ang ano eh, ang way of the Christian. No? That's the way of the world. That's the way of the world. Hezekiah became inconsistent in this way because when in the case of Assyria, he went to God. In the case of his sickness, he went to God. But in the case of the visit of the Babylonian, he did not come to God. He should have come to God. The wonderful blessings of God that He does in our lives can sometimes be a stone of stumbling. Natitisod tayo doon sa blessing ng Panginoon. Kaya ingat din tayo sa blessing. How we handle the blessing of God. Sometimes, faithful ka, tapos andyan na, dumating na lahat ng blessing, nagikatuloy, unfaithful. Meron akong isang kwento na alala. Binigyan siya, pinagpe-pray niya, very faithful, pinagpe-pray niya na magkaroon siya ng Mercedes-Benz. Kasi yun na, kailangan niya sa negosyo niya. No? Kailangan niya sa negosyo niya na meron siya Mercedes-Benz. Totoo naman na mayroong mga negosyo na kailangan mo yung pagdating mo rin sa client, may prestige. Meron ganun talagang klaseng negosyo. So, alam niyo nangyari? Dahil faithful siya sa tithes, faithful siya sa church, binigyan siya ng Panginoon ng Mercedes-Benz. Doon na nag-umpisa yung kanyang pag-absent sa church. Kasi pag Linggo, siya mismo nag-aalaga ng kanyang Mercedes-Benz. Pinawax niya yan. Inaayos niya yan. Naalagaan niya yan. Nung binisita na siya ng pastor, sabi, Brad, magandang pansundo yan ah. Magandang panghatid dyan ng mga kaluluwa. Ay, nako pastor, pang business ito. Kaya hindi pwede. So, doon na. Anong nangyari? Kinuha ng Panginoon yung Mercedes-Benz niya. So, that is, sometimes yung blessing ng Panginoon nagiging kakatisura natin para lagi, lalo para tayo maging unfaithful sa kanya. Kaya ingat po tayo kahit sa blessings. Si Hezekiah nalunod sa blessings ng Panginoon. Kaya nung dumating na yung congratulations ng Babylon, natisod siya. Nagkamali siya ng kanyang kilos. Babylon also, ito no, Babylon is also, be careful with the word Babylon. Because there is a spiritual Babylon. No? And that is the worldly system. Pag sinabi ng Bible na Babylon, spiritual Babylon, yung world, pag yan ay pumupuri sa'yo, huwag ka masyadong magpapadala. Pag yan ang nagko-congratulate sa'yo, pag yan ang nagbibigay sa'yo ng mga accolades, honors, huwag ka masyadong magpapadala. Kasi baka akalain mo na mas mataas ka na kaysa sa ibang tao dito sa church. At mas ibang klase ka ng level ng Kristiyano. Or mas pinagpala ka na. Kaya, mawawala ka na sa amin. Mawawala ka na doon sa circle na dapat doon ka ilalagay ng Panginoon. So that is an important point na doon, I believe, doon nagkaroon ng downfall si Hezekiah. Doon siya nagkamali. And meron tayo minsang sarili natin, no? In application. Sa sarili natin. There are some Christians who are proud because they are saved and others are not. Kahit yung salvation natin, no? Pwede nating ipagmalaki in a way na mali.
Instead of, anong dapat? Dapat may sympathy ka dun sa unsaved. May compassion ka dun sa hindi ligtas. Yun dapat, imbis na natutuwa ka at ikaw ay ligtas at sila hindi. Diba? Minsan, totoo, truth, naligtas ka nga at yung tao na yun ay hindi. Pero dahil sa puso natin baloktot, yung truth nagiging evil. Kahit yung church, sabihin, eh kami, Baptist kami, kayo, ano kayo? Wala kayo. False kayo. So pati yung church na dapat eh magiging blessing sa'yo at sa kanya ay magiging katitisuran at magiging pinagmamalaki mo na mali ang pamamaraan. Kahit parehong Baptist, ganun din. Mas magaling daw yung isa kaysa sa isa. Hindi po dapat. We are sometimes proud because we have more answered prayers than other people. Remember yung Pharisee, tsaka yung publican? Lord, I thank you because I fast and I pray and I give tithes, not like this man. So, tama lahat yung ginagawa ng Pharisee, kaya lang naging mali. Dahil pinagpasalamat niya sa Panginoon, tapos kinumpara niya yung sarili niya doon sa hindi nakakatupad. Instead na akayin niya sa katotohanan at magandang gawain yung hindi nakakatupad. Ganun dapat attitude natin. Pagka meron tayong nakita na hindi nag-church, hindi Baptist, hindi saved, hindi nakakatupad sa mga utos ng Panginoon, imbis na batikusin natin yung kanyang buhay, akayin natin sa tama. Akayin natin sa katotohanan. Yun ang gawain ng Diyos. At Diyos na ang bahala sa kanya. Kung hindi siya sumunod, hindi siya pumayag, hindi siya interesado, bahala ng Panginoon sa kanya. Just keep on inviting. Minsan, may mga kapatid tayo na madaling bumagsak sa kasalanan. Ikaw, matibay ka na sa kasalanan. Minsan, yan ay nagiging dahilan na tayo'y magmamalaki. So, minsan, meron tayong mga kapatid na kapos sa buhay. Meron po tayo ngayon na maten dito, ngayon, nandito, na hindi pa nakakasweldo ng 2 buwan. Mahirap. Walang ikama simula nung dumating. Hindi malaman kung paano makakauwi. No? So, anong gagawin natin doon? Kung ikaw ay kumpleto, on time ang sahod mo, meron kang complete papers, blessed ka, anong gagawin mo rin sa taong ganun? Ipagpipray mo. Instead na magmalaki ka na okay ta mo. Kasi kami dito eh. Okay kami rito. Eh kayo, hindi eh. Hindi kasi kayo sumisimba eh. Mali po yun. Akayin natin sumimba, pero wag nating pagmalakihan ang isang tao na porket siya ay mayroong problema. Okay? So this is the Lord's will. Sabi ng Jeremiah chapter 9, verse 23. To 24, thus saith the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this. Kung ikaw ay may ipagmamalaki, ito ang ipagmalaki mo. That he understandeth and knoweth me. Ano yung pagmamalaki natin? Huwag yung kayamanan natin. Huwag yung ating katalinuhan. Huwag yung ating lakas. Kundi kung ikaw ay gusto mong magmalaki, ang ipagmalaki mo ay kilala mo ang Panginoon. Amen. Ito ang utos ng Panginoon sa atin. Kung ikaw ay magmamalaki. That he
knoweth me, that he understands me. At ang pagmamalaki na yan, with humility pa din. Huwag mo sasabihin na ikaw kasi bobo ka kasi sa Bible. Mas marami akong alam sa yung verse. Hindi ganun. Kundi sasabihin mo, encourage mo siya. Bigyan mo siya ng salita ng Diyos. Upang malaman niya ang kanyang kakulangan. Bahala ang Panginoon kumilo sa kanya. May mga tao na pag sinyeran mo ng Bible, ha? Sharean mo ng Bible, sabi, oy, huwag mo ko babasahan. Huwag mo ko babasahan. Meron naman sasabihin, alam ko na yan. So, bahala na siya ron. Meron namang open eh. So, para kang paru-paro na naghahanap ng bulaklak na lalandingan. Yung iba sarado, wala kang mapapalaron. So, yung bukas, doon ka pumunta, doon ka dumapo. At yun ang bahagian mo. Amen. Ng salita ng Diyos. Ganun lang ang trabaho ng tunay na Kristiyano. Let him that glory in this, that he understand and knoweth me, that I am the Lord, which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight. Doon daw siya natutuwa. Pag ipinagmalaki mo ang Diyos, matutuwa sa iyo ang Diyos. Yun ang pagmalaki natin, Panginoon. Na matuwa tayo na tama ang ating Diyos. Tunay ang ating Diyos. At hindi tayo pinanganak sa isang bansa na maling Diyos ang sinasamba. Mas madali. No? At yan ang ating pagpasalamat. So, don't be lifted up, be thankful. Instead of being lifted up in your heart, be thankful in your heart. Kaya maganda yung awit kanina. Sabi nung awit ng choir kanina, thanks to God for my Redeemer. Thanks for all thou dost provide. Thanks for times now but a memory. Thanks for Jesus by my side. That is a blessed song. Alam nyo, kailan pa yon? 1800s pa yan, ginawa yung kantang yan. Thanks for pleasant, balmy springtime. Thanks for dark and stormy fall. So, pasalamat ka doon sa masarap na weather. Pasalamat ka rin kahit hindi maganda yung weather. Sapagkat part ng buhay yan ng tao. Thanks for tears by now forgotten. Thanks for peace within my soul. Thanks for prayers that thou hast answered. Thanks for what thou dost deny. Yung hindi mo sinagot, Panginoon, salamat din. Yung answered prayer, salamat. Pero yung hindi mo sinagot na panalangin, salamat din. Thanks for storms that I have weathered. Thanks for all thou dost supply. Thanks for pain. And thanks for pleasure. Thanks for comfort in despair. Thanks for grace that none can measure. Thanks for love beyond compare. Thanks for roses by the wayside. Thanks for thorns their stems contain. Thanks for his home and thanks for fireside. Thanks for hope. That sweet refrain. Thanks for joy and thanks for sorrow. Thanks for heavenly peace with thee. Thanks for hope in the tomorrow. Thanks to all eternity.